eto guys, merong kakalabas na balita. O ngayon nyo sabihin na sinungaling. Ngayon nyo sabihin na fake news. Itong si former Senator Antonio Trillanes. Dahil sa balitang to, ano nakalagay dyan? PNP probes Marcos ouster plot. So totoo nga na merong ginagawang distab dito kay President Marcos. So kinonfirm po yan ng PNP. Pero ang sabi nila, hindi pa naman po napakaseryoso. Pero totoo nga na merong ouster plot, merong destabilization effort attempts na ginagawa kay President Marcos. Kumbaga hindi pa siya masyadong seryoso, pero meron na nga. Merong pinapalakad, merong ginagawa, merong nagtatrabaho. Actually, kung nakinig kayo kay Trillanes, eto guys ha, tingnan nyo ha. Kaya nga nasabi ko na ngayon nyo sabihin na sinungaling itong si Trillanes. Kasi tingnan nyo ha, ano yung sabi ni Trillanes noong May 7, last month lang. Sabi niya, police official recruiting for destabilization plot versus Marcos. See? Diba tapos sasabihin nyo na si Trillanes sinungaling? Sasabihin nyo si Trillanes fake news? Kaya nga guys, yung ICC, malapit na yan. Alam nyo, kaya nga G sila sa paninira kay President Marcos, talagang bombang-bomba sila sa hakbang ng maisog na yan. Kasi yung hakbang maisog na yan, hanggang June lang yan guys. Hanggang ngayong buwan na lang yan. Kasi ginagaya nila yung nangyari noon kay ARAP. Diba na si ARAP na-oust within 2 years. Hindi nga siya nakaabot ng 2 years, natanggal siya. So ginagawa nilang pattern yun yung kay ARAP. Kasi pag lumagbas na ng 2 years, bawal na yun. Hindi na sila makakagalaw. Eh ngayon nga po guys, mukhang hindi ata naging successful yung hakbang ng maisog nila. Kung kaya't nga po guys, talagang kung mapapansin nyo, G yung kanilang trabaho na ngayon. Double timing na nga sila eh. Vloggers, nag-iikot na sa buong mundo. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, takot na sila kasi itong si Trillanes, diba, may binulgar na. Binulat-lat niya this June or July. Yung ICC ay aarestuhin na itong si Digong. So bago maaresto itong si Digong, dapat maiupo na nila itong si Sara Bulate, ay si Sara Duterte. Diba? Anyway, basahin natin itong balitang to. Dito muna tayo sa ouster plot. Former President Rodrigo Duterte's loyalist. Natatawa ako, loyalist daw eh. Yung loyalist na yan guys, actually, pangkalahatan naman yan. Pero kapag sa Pilipinas kasi, kapag sinabi mong loyalist, naka-brand na yan sa pangalan ng mga Marcoses. Itong Duterte's DDS tawag sa inyo. DDS. DDS. Huwag kayong gumamit ng loyalist, nakakahiya kayo. Okay. Former President Rodrigo Duterte's loyalist and Chinese communists are allegedly colluding to oust President Marcos. Tama ba? Colluding to oust President Marcos. So meaning to say, ang Chinese Communist Party at itong mga DDLs ay nag-collaborate. Meron silang collaboration, which is yung objective nila, yung goal nila is to oust the President, patalsikin, sipain, pababain, kung ano pa man yung tawag, basta paligwakin, maligwak si President Marcos. Eh wala guys, actually last year pa nga ito binalita eh. Diba yung si Browner, natatandaan ninyo, si Browner yung nagbalita nito before, diba? Wait lang, nasa na ba yun? Ito, ano sabi dyan? Former military officer behind destabilization, November 4, 2023. O yung mga retired personnel guys ang naglilibot ng distab kay President Marcos. Pero itinanggi ulit yon ni Browner. Kumbaga naglaban bawi siya doon na wala naman pala, maling chika lang pala yung nareceive nila, ganyan-ganyan. E paano kasi guys, mahirap talaga mag-recruit sa totoo lang ng mga former, ng mga retired na. Kasi unang-una, wala silang hawak na tauhan. So ngayon, yung balitang to na ipinakita ko sa inyo, PNP na, PNP probes, ouster plot, kumbaga ang hinahanap nilang, ang nire-recruit nila ngayon guys, is yung may mga katungkulan. Kasi mahirap ka mag-recruit ng destabilization effort or attempts kung ikaw ay retired kasi wala ka nang hawak ng mga tauhan. Mga high-ranking official kung tinutukoy dito eh. High-ranking official.
Diba? Anyway, sabi dito, colluding yung nabasa ko kanina, colluding. Sorry, baka mamaya, maano na naman tayo nito, no? Ma-viral na naman tayo. Sige, hindi ba ako nang mabasa? Sorry naman, tao lang, eh. Ano ko itong binasa sa inyo, eh? Impromptu. Diba? Wala tayong manuscript na sinusulat. Kumbaga, nakita ko lang to. Ah, naku, okay. Ito na, balita ko kaagad para para-paras tayo ng reaction. At para para-paras din tayo ng feelings. Ako kasi, guys, pag nagbabalita ako, may times na gusto ko yung ma-surprise din ako sa aking nalalaman. Yung paras tayo ng magiging reaction. Ganun. So, may times din naman na binabasa ko muna bago ko ibalita. Pero this time, nakita ko lang yung ano, yung title, tapos binasa ko lang na saglit, tapos ito, content, yan ako agad sa inyo, ibalita ko kaagad sa inyo. Kasi, you know, na-excite ako eh. Kasi diba sinasabi nila na si Trillanes sinungaling, fake news. Pero, see, tama yung sinabi ni Trillanes na merong mga police official ang nire-recruit para sa destabilization effort para dito kay President Marcos. Nagbanta na si Trillanes noong Mayo pa. Diba? O, may mga nakinig ba? Wala. O, tapos ngayon, malalaman natin ng balita na ganito na, na may mga PNP na nire-recruit dito nga po guys sa destabilization attempts para kay President Marcos. So, you know what guys, as time goes by, mas lalo ko nang nagugustuhan si Trillanes kasi lahat ng kanyang ini-explok nagkakatotoo. So, meaning to sa yung ICC, malapit na yan. Antay lang tayo. Antay lang tayo. Sabi pa dito, the Philippine National Police or PNP is investigating the reported collusion which came from the social media post being attributed to a retired military officer. Yan, a retired military officer daw. So, a destabilization plot is supposedly being hatched before the arrival of International Criminal Court. O, tama nga tayo. Diba? Na yung International Criminal Court, bago pa dumating sa bansang Pilipinas, dapat na-oust na si PBBM. Kasi yun naman talaga yung objective nila eh, para hindi mahuli itong si Digong, makataka sa kanyang kasalanan. Yun. Diba? So, investigators who are probing abuses committed during the Duterte's administration bloody war drugs war against the illegal drug trade, Vice President Sara Duterte would replace Marcos as allegedly planned. Diba, see? So, tama nga si Trillanes. Ano yung sabi ni Trillanes din dito before? Babasahin natin. Ang pakay sa ouster plot ay para patalsikin ang Presidente Marcos. Therefore, sino ang papalit? Vice President na anak niya, Duterte. Yan po yung sabi ni Trillanes noon, nung last month lang. Kung may naniwala lang sana. No? Anyway, hindi pa naman natutupad na ma-oust itong si President Marcos. Pero itong si Trillanes kasi dati itong sundalo eh. May alam yan. So, dapat lahat ng mga inisplok ni Trillanes, whether totoo man yan or hindi, dapat pakinggan natin. Kasi wala namang masama, di ba, kung nagre-ready tayo. Wala namang masama kung tayo ay nag-iingat lang din. Sinabi na may mangyayaring plot kay PBBM. Bakit hindi natin pakinggan? Bakit hindi tayo mag-ingat? Di ba ganun? Dapat makinig kayo. Kasi dating military itong si Trillanes. Right? Sabi pa dito, sought for a comment, PNP spokesperson Jean Pardo said they have not monitored any serious threat against the Marcos administration. So inamin niya na wala pa naman silang nakikitang napakaseryosong threat. Pero makikita niyo naman sa kanyang statement na meron nga, merong nagte-threat pero hindi pa gaano masyado. Nagigets niyo? Hindi pa malala. 'Di ba? Hindi pa malala, hindi pa hinog. Kumbaga, hilaw pa yung ginagawa nilang destabilization effort. Diba? So, as a precaution, Fajardo said they would investigate the report, threat, coordinate with other agencies. Dapat lang. Kasi kapag hindi nyo yan inimbestigahan, abay baka maging totoo ang destab effort kay President Marcos. Eh di lahat tayo nagka-leche-leche. Diba? So, former Senator Antonio Trillanes revealed last month that active police officials are working with the retired PNP officials and members of Duterte's former cabinet to destabilize the government and install the vice president as the country's next leader. Yan nga po guys yung sinasabi ko sa inyo. Na sinabi na yan ni Trillanes noon. Bakit hindi kayo nakinig? So ngayon, sabihin nyo sa akin na sinungaling itong si Trillanes. Ngayon nyo sa akin sabihin na fake news itong si Trillanes.
'Di ba? Oh, ngayon sino 'yung totoong sinungaling, si Digong, si Trillanes? Sila Digong, as usual. 'Di ba? Gagawa-gawa sila ng mga fabricated stories, fabricated scenes, mga ganyan-ganyan, blah blah blah. Samantalang itong si Trillanes, dinemonize ito nila noon eh. Pero ngayon, tingnan niyo, still strong and standing. Talagang kinakalampag din sila ni Sentry. 'Di ba? So yun guys, yung balita ngayon. Actually, short vlog lang yan para magkaroon kayo ng update. Anyway, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.